Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Narinig natin sa first reading natin ngayon. Alam niyo ba na ang linyang ito ang naging title ng pastoral letter na nilabas ng CBCP noong January 25, 1986, 2 weeks bago naganap yung kontrobersyal na eleksyon na naganap noong February 7, 1986. Marami sa inyo baka hindi pa isinisilang noong 1986. Ang eleksyon na yon ang humantong sa katapusan ng Marcos dictatorship at nagbigay daan sa pagbabalik ng demokrasya sa Pilipinas sa pamamagitan ng nangyaring people power sa EDSA. Obvious ba na itong reading natin ngayong hapon sa Acts of the Apostles ang pinaghugutan ng CBCP noon ng inspirasyon para sa pagbabantay na hiniling nilang gawin ng taong bayan para maging malinis, totoo at mapayapa ang maging takbo ng halalan na first time mangyayari sa loob ng 14 years ng madilim na panahon ng dictatorship na naglugmok sa ating bansa at nagwasak sa ating ekonomiya, sa ating kabuhayan dahil nilimas ng husto ng mga Marcos noon at ng mga cronies nila ang mga pondong gobyerno. Ang makasaysayang halalan na yon noong February 7, 1986, ang siyang tinawag na snap election. At dalawang kandidato lang noon ang pagpipilian sa botohan. Si Marcos ba na 20 years na sa pagkapresidente by that time? O yung kandidatong babae at byuda? Halos isang buwan lang noon ang campaign period at nagulat ang administration sa reaksyon ng mga tao. Para bang biglang nawala ang takot ng mga tao sa diktador. Dati-rati nga eh, ni hindi mabanggit ang pangalan ng diktador kung di pabulong. Uy, baka arestuhin ka. Sobrang praning ng mga nakatatanda noon dahil sa dami ng mga pinakulong sa oposisyon o sa sino mang magsalita laban sa otoridad niya. Pero nung mga araw na yon, bago nag-eleksyon, aba, nawala ang takot ng mga tao. Sila mismo, biro nyo, sila mismo, nangangampanya at nagbabahay-bahay. At yung iba ay nagmanman at nagbantay sa botohan, sa mga presinto sa buong Pilipinas. At pati yung mga election officers ng COMELEC noon, ang lalakas ng loob nila. Biro nyo, nangag-walk out sila nung hindi nila masikmura yung nasasaksihan nilang pandaraya dahil iba yung numero na nilalabas dun sa numerong binibilang nila. Parang ganitong-ganito rin ang sitwasyon na kinukwento sa atin ni San Lucas sa ating first reading. Kung ilalagay natin sa mas simpleng salita, ganito yung sinasabi ng mga otoridad sa mga alagad sa ating first reading. Ang titigas naman ng mga ulo ninyo. Hindi ba kayo masaway?
Pinagsabihan na namin kayo na tumigil na sa pagbanggit sa pangalan ng Jesus na yan. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin kayo tumitigil. At parang kami pa ang sinusumbatan ninyo sa pagkamatay niya. Noong 1986, ang pangalan na ayaw ng mga otoridad na mabanggit sa publiko ay yung pangalan ng taong binaril sa airport. Aba, defensive noon ang gobyerno. Feeling nila, pinagbibintangan sila. At ang sabi ng taong bayan, obvious ba? Ganyan din daw ang disposisyon ng mga otoridad ayon sa ating narinig na unang pagbasa sa Ebanghelyo, sa ating Acts of the Apostles. At ang laging banta nila sa mga alagad ay kulong o bitay. In fact, ikinulong na nga sila eh. Pero di ba, sa kwentong binasa natin kahapon, may angels daw na naglabas sa kanila sa kulungan noong gabing iyon. Ako, natatandaan ko, noong panahon ng dictatorship, mga madre at mga human rights lawyers ang mga angels na naglalabas ng mga bilanggo. Natatawa ako pag naiisip ko ang eksenang iyon na binasa natin kahapon. Biro nyo, yung mga bilanggo nakalabas na daw, pero yung mga gwardiya, nandoon pa rin nagbabantay. At ang mga rehas, nakakandado pa rin. Pero wala nang laman sa loob ang selda. Ang mga alagad na binilanggo nila, nasaan? Eh di na, sa labas na. Ni hindi nga sila tumakas eh. Ni hindi sila nagtago. Dati itong mga alagad na ito, napakaduwag nila. Pero ngayon, matapang na sila. Sabi ko kahapon, kaya nga para sa akin, sila mismo ang ebidensya ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya siguro, na-inspired din ng mga bishops noong 1986. Doon sa sulat nila, magkukote lang ako, pero English kasi yung pastoral nila, kaya English yung ikukote ko. Sabi nila, "We should not passively surrender to the forces of evil. We should not allow them to determine the conduct and the results of these elections. The popular will is clearly shown by the interest of the vast majority of our people to participate in these elections. If we unite ourselves together, we can become a massive force that will assure a relatively clean and honest election, expressive of the genuine will of our people." Sabi pa nila, "In a conflict of loyalties and interests, God's will must prevail over unjust commands, the unjust commands of earthly leaders." We address these words to all of you, our countrymen, not only because of our concern to uphold gospel values, but because of the critical situation of our country. These elections, if free and honest, will be a big step in restoring that confidence in government and cooperation with it, which are very essential to our national recovery. This confidence can only be lost, and our crisis can only worsen in the events of a massive election fraud. Election fraud. Pandaraya sa halalan. Ganoon na nga nangyari noong 1986. Tulad ng inaasahan ng marami, isang eleksyon na naging talamak sa pandaraya
pananakot dahil wala pa rin palang tunay na intensyon noon ang diktador na tanggapin ang desisyon ng taong bayan na kusang magbitiw na sa kapangyarihan. Kaya yung first pastoral letter na yon, nasundan pa ng pangalawang pastoral letter after the election, just a few days, 6 days after election, February 13, 1986. At ganito yung pahayag nila matapos ideklara ang di umano'y naging resulta ng halalan at natalo daw yung babaeng kandidatang byuda. Sabi ng sulat, ang isang pamahalaang nananatili sa poder sa pamamagitan ng pandaraya ay wala ng moral na batayan para manatili. Ito'y may obligasyon na itama ang kamaliang kinatatayuan nito. Dapat nitong igalang ang mandato ng taong bayan. Ito'y isang pangunahing kondisyon para sa pakikipagkasundo. Sa loob ng 2 linggo ulit pagkatapos noon, nangyari ang tinuturing kong tunay na golden age sa kasaysayan ng Pilipinas. Muntik nang pumutok ang isang madugong civil war. Nakaabang na ang mga militar ng gobyerno para lusubin sa Camp Crame at Camp Aguinaldo yung mga sundalong tumiwalag sa gobyerno ni Marcos dahil sa pandaraya sa eleksyon. Ay grabe ang pagkamangha ng daigdig sa lakas ng loob ng halos 1 milyon na mga Pilipino na nagtungo sa EDSA. Biro nyo, wala silang takot. Pumagitna ba naman sila sa mga tangke at mga baril na nakatutok sa isa't isa sa magkabilang kampo ng mga sundalo? Biglang nangyari yung pinangarap ng ating bansa. Imbes na dumanak ng dugo, naging happy ending, mapayapang paraang pagbabago dahil sa lakas ng loob ng mga Pilipino. Bumalik ang demokrasya dahil sa people power. Grabe ang tapang na pinakita noon ng mga Pilipino. Sinaluduhan ng buong daigdig. Naging inspirasyon ng pagbabalik ng demokrasya pati sa mga bansa sa Eastern Europe, pati ang Ukraine. Once upon a time, inspiration tayo ng Ukraine. At walang binatbat ang tapang ngayon ng Ukrainians sa pinakitang tapang noong 1986 ng mga Pilipino. Naglabasan sila. Katulad ng mga disciples ni Jesus na lumabas sa mga lungga nila na pinagtataguan sa matagal na panahon ng pagkatakot. Pero hindi naman sila humawak ng armas. Lumabas at nagdasal sa kalsada. Nagrosaryo. Nagprosesyon. Nagdala ng inumin at pagkain at binigyan ang magkabilang panig ng mga sundalo at lahat ng mga tao. At naging parang mistulang piyesta sa kalsada. Wow! Ang resulta? Parang salubong ng pagkabuhay para sa bansang Pilipinas.